No. Kaya yung John 1-1, may beginning na. Pati yung Genesis. Okay, punta na ako sa part 2. Ang part 2 ko, nasulat ko pa rin ko sa baba yung Genesis 3-15. Yes. Ang topic ni Brother Danny. Okay. Bago magsalita yung Diyos sa yung beginning, the opening of the mouth of the eternal spirit. Boom! Genesis 1-8. Hanggang 31. Habang hindi mo sabi ko yun, nag-ibigay sa mga salita yung Diyos. Tapos yung yung spirit. No beginning. No beginning. No ending. Isaiah 63, verse 16. Testament.
Yung bread. Yeshua. Yeshua. Me. The fuck. Me. Fuck. Sabihin mo sa concordance, yung IE, that's it. Tapos meron pang isa. Chaya. Kunin niyo yung mga guhit-guhit, mga importante yan eh. God to revive. Guhit. First John.
very genuine, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen, which our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of God. Amen. First John 1:1. Iyong buhat sa pasimula, iyong aming narinig, iyong nakita ang aming mga mata, iyong aming namasdan na pinipo ang aming pinipuntod na buhay. Dito sa paragraph ay iyong buhat sa pasimula. May pinapatungkulan diba sa Jesus Christ? Diba? Saying this, that which was from the beginning. Now, ang ginawa po natin dito, yung word sa beginning. Siya na yun sa John 1:14. Kasi basa nga po yung John 1:14. Yan, the beginning, yung salita, na pinigyan ng Diyos na laman, no? Yung was made, which means, ginawa sa part 1 na binasa, sinabi ko nung nakaraan. Was made. Ibig sabihin, yung ginawa may gumawa. No? Sa ibang sabi ng kasulatan ng Bible, ang ibig sabihin, became flesh. No? Parang malayo. No? Kung babaybayin natin yung history ng Bible, parang malayo yung naging kasi meron siya pinatakukulang natin ng mga niya. So, itinapa po ang pasok din sa paragraph D, no? So, gentlemen, mga ito yung natin sa gentlemen, the beginning of the world. Doon muna ako ngayon, patapos na ako dun sa paragraph D. Papasok na ako dun dito sa paragraph C. Sa paragraph D, in the world was weak. In 2018 naman yun. Yung siya sa world, in 2018. In John 1, yung logos, no? Logos, tapos rema, tapos word. Now, logos, word, rema. Yung logos na-express thought. No? Yung rema, written word, di ba? Yung written word, pinakita rin yung John 1:14. Ay pinapakilala sa na first John 1:1, yung bilarin siya na sinasabi ni John de Milagro. Ito po yung pinapakilala niya sa first sa John 1:14, na binigyan ng naman, na ginawa ng naman yung word. Yung ministry. Yung ministry, yung mga salita, binigyan ng naman. Okay. So, doon sa prophecy, John 7, Daniel 7:13. I saw in the night vision, and behold, one side, the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the entrance of days, and he brought him near before him. Verse 14. And there was given him dominion and glory and kingdom of all people, nations, and languages shall serve him. His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away, and his kingdom that it shall not be destroyed. Amen. So, papakita na ngayon yung pagpasok na natin sa paragraph C, paragraph D, and the word was with God. Sa unexpressed thought,
What's the word? Puro pasens, no? And the word was Greek God. So, dito na po, pasok na tayo dandan sa paragraph B na Zen 1-1. Doon siya ni Save the Word. So, ito, ibang topic na ito. Kung babaybayin natin Zen 1-1 paragraph A, nung una kong tinapit doon sa paragraph, sa part 1, no? Habang nagpatuloy tayo sa ang Diyos sa Genesis 3:1, yung word and life, no? Yun yung beginning. No? Yun yung beginning ng salita. Pero ang Diyos, yung eternal spirit, walang beginning. No? Yung word sa John 1:1, tapos yung life, yung sa Genesis 1:3, si Christ. Diba? Si Christ ang ilaw, diba? Sabi, let there be light. No? And God said, ito yung kasi na kanan Diyos, yun yung word. And God said, sabi ni Moses, let there be light. Sabi ng Diyos, let there be light. Yun yung power, yun yung say, no, yung salita, no, spoken of the word of God. Binigyan na naman sa John 1:14, siya yung ilaw, simultaneously, yung word, saka yung light. Si Jesus Christ yun. Kaya sa beginning was the word, and the word was with God. Tapos, yung paragraph C, yung sunod na topic, paragraph B. Ilalagyan natin siya ng ano, yung indwelling. Yung indwelling, yung word, sa unexpressed word, dito. Tanong ko lang po sa pag-20. Yung po yung sabi niya po yung pag-20 na siya kayo pag-20. Yung tanong ko po, may second place pa ba sa pag-20? Yung po una lang sa pag-20. Yung naan po yung pag-20 na tanong ko ba yung pag-20? Yung tanong ko po, yung po sa Ecclesiastes 5:30, nag-create ang Diyos ng ano, langit at lupa. Yung natira po yung verse na yun, nag-create po ba ulit? Isang sabi mo, no? Sa yung isang sabi mo, Ecclesiastes chapter 1 verse 2, and there is one without form. Parang nag-create siya ulit. Pero kung kukunin natin yung history, hindi siya nag-create. Ini-reform niya, inayos mo lang, kasi nga nagkasama. Tanong niya. Meron pa lang niya. Sabi ko na rin.
How many days? It's been 2 hours. 75 pages. Ito yung business ko. It's yung nakikreate natin. I want. Sabi niya kanina, ni-reform lang dahil nagsasala yung tao. Ang pagkaunala ko sa pituturing ni, pagkaroon ng reformation bago na tayo. Sorry, tama, tama ka na. Yung ano, diba, sabi mo sa creation is 26. So, saan natin ilalagay yung first creation? Creation, physical. The second creation, this one, 7.8. Second creation. Ah, yung first creation, sabi mo, literal. Ano yung kinalaman ng Genesis 1 sa Genesis 1? Genesis 1-1, pinapakita rito ni Moses. Una, sa rito, in the beginning, God created. Created me. Tapos sa Genesis 1-2, ito parang pinapakita ko paano mag-unod. Genesis 1-3, ano parang kapatimula ng creation? Bago nag-January, bago nag-January, may January 1 na, di ba? Kasi yung word na. Pero dito sa 1, pinapakita mo lang ng Moses, pinapakita ng Diyos, ang namin sa pata. Sabi nito, sabi ko nyo, God created the world. Pinukaw siya ito ng agad, ni pinapaula na, yung namin ng Moses, na pinukaw nga ng Diyos, yung namin sa pata. Ngayon, pagbaba ang Genesis 1-3, Yung power ng word, yun yung nakikray, habang nagsasalita. Yung eternal spirit. Ang daw na po pala yung gentleman. Ha? Una sa creation. Yung gentleman. Bago na... Yung one. At yun nga, and God said, sabi ni Moses, and God said, ano na una? Let's serve me or let's go? Let's serve me or not? Pag namatay na ba ang tao ang espiritu at ang kaluluwa, magkaiwalay na ba? O ihintayin mo na yung hato ng Panginoon bago sumiparik yung espiritu at babalik sa Diyos? Ang tao, pag namatay, ang espiritu niya hindi ba hihiwalay sa kaluluwa? Pero hihiwalay sa katawan. Sa Great White Throne na ang hiwalay sa kaluluwa. Ay ba naman? Let there be life. Isang application niya, million of years. Pero meron ding
general application, hindi ito ang million of years of all creation. Yung liwanag ng Diyos. Yung liwanag ng Diyos. 1 John 1:1 o 2 John 1:1. The light, no? Basahin mo na lang 2 John 1:1. Okay? Sige. Nasibis na emisyon ng gaawan hanggang sa silis na emisyon. Ngayon, si, sa panahon si Adan, si Eva, at sa lahat ng mga ginamit ng Panginoon, yung bahay na kasama ng pagbaba ni Kristo doon sa Siyol, kasama ba sa, sila na, na resurrect at nakaupo na kasama ni Kristo sa kanan ng Panginoon? O sila ay mag-iintay pa ba sa second day resurrection? Sino tinutukoy mo? Si Eva. Yung kaluluwa ni Ida, so, kasama na na nasa first phase. Nasa phase sila. Second, sixth. Sa first phase ng first resurrection, nakasama sila Adan. Sa first resurrection, kasama sila. Pero first phase of the first resurrection. Tatlong phase ang first resurrection. At lahat pa ng tao na nagtitestimony sa Panginoon, sa kanyang salita, ay kailan sila mag, kailan sila mag, ano, kailan sila mag-exit ang nagte-testimony? Oh, lahat. Lahat ng ginamit ng Diyos mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, kailan sila makakarating sa finished dimension? O wala talaga makakarating doon, Diyos lang? Walang makakarating doon, Diyos lang. So, ito ang first phase. Ito ang second phase. Ito ang third phase. Yung bang Calvary, ito ang seventh dimension. So, ano nangyari doon? Sinalubong ng mga statics? Eh, sabi ni Kristo, paruroon ako sa, ano eh, sa Ama eh. Saka, alam natin, lahat ng kapuspusan, binigay na ng Ama kay Kristo. At si Kristo ang nakikita mo sa luklukan ng Father, sa luklukan. So, ibig sabihin, nasa 6th dimension lang nung flesh, glorified body ni God, at yung 7, yung internal spirit, laki, ano. Okay. First Timothy 6. Buksan nyo sa First Timothy 6. Pakitulong nga, anong talata yun? Pero dito, dwelling in the light where no man can approach us to. First Timothy 6. First Timothy o Second Timothy. Buksan nyo lang nga. First Timothy. Masya lamang ang walang kamatayan na ipagsagal na masya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag na di malapitan na di nakailan ng sinamang tao makikita man sa makanya nawa ang kapurihan at pag-aaring walang hanggan sa nawa. Ay mo sa whiteboard. O, tingnan niyo to. Ito ang mundo. Mare, ito ang langit. Six pa lang yan. Kasi pababa sa six, yung mga demonyo. Okay, time. Tapos yung earth. Ngayon. Ang seven, infinity niyan. Infinity. Ibig sabihin, walang hanggan. Ang seven, pwede natin, pwede pumasok sa atin, pwede pumasok sa kay Kristo. Pero hindi tayo makakapasok sa seven kasi hindi natin kapatay ang Diyos. Pero pwede pumasok ang Diyos sa atin, na pumasok ang Diyos kay Kristo para magkaroon tayo ng katangian ng Diyos. Magkaroon si Kristo na karoon ng katangian ng Diyos. Yan ang seven. Maharap doon sa Kristo. Ang sinalubong na ng Diyos si Kristo ng pag-akyat. Hindi yan sa lubong kulit-lit. Pag-akyat mo sa langit, yung pinakalangit-langit na, six pa rin yan. Ang pinaka-seven, yan na yung Diyos mismo. Pero sabi ng Asian sa Philippians 2:6,
equal na siya eh. Hindi niya nga lang binang. So, itong meaning, kung nasa 7 nung dimension, ng pinaka-peak, equal na siya doon. Nakabot niya na yun. Kasi kung kasabihin natin nasa 6 lang nandun ng glorified body, ng 7 dimension, talagang ano yun, parang hiwalay pa rin. Pero hindi, pwede ko pa sa inyong araw. Hindi ganun yung pagkaunawa na ako, ha, sa oneness. O sa biblical oneness. Okay. Ito yung 7, sabi ko, di ba? Ito yung equality sa sayo mo. Yung 7, pumasok sa loob. Virtually, ano sa'yo ito, tingin? Ang 7, isipin mo dagat. Si Kristo, isipin nyo baso. Papasok ang dagat sa baso. So, meron siyang nature ng dagat. Amen, brotherly. So, si Kristo, pinanahanan ng Diyos, yan yung co-equal. Hindi inherent ng co-equal, ha? Kundi inherent ng co-equal. If God is Christ, okay? Pero God, ang Christ in God, no? Hindi niya kayang pantayan. Ano ibig sabihin hindi niya kayang pantayan? Kung gaano kalaki ang Diyos. So itong baso, kahit na meron siyang dagat sa loob, ang baso, hindi kasing laki ng mundo. Hindi siya kasing laki ng swimming pool. Hindi siya kasing laki ng lake. Oh? Ang baso ay baso pa rin. Saka niyo? Meron lang siya yung katangian ng dagat sa loob niya. Doon siya po equal sa dagat. Pero never niya papantayan ang laki ng dagat. Yan ang sinasabi. So, ika-clarify ko lang kapag glorified body na. So, inibigyan natin ng bibig ng glorified body parang substrat ng substrat ng flesh na glorified. Dahil sinasabi natin hindi na kaya natin pasukin ang second dimension. Pero kung titignan nga natin, babasahin natin, yung pariwanag na ganyan sa unveiling yan ng ano eh, unveiling ng Jordan Baptism. Pero kung titignan mo nung, pag napasuko ni Kristo sa Corinto 15, 51 to 53, at pagkasunod ng trumpeta doon, may kita mo sa eternity, talaga si Kristo nasa kalagayang unveiling place ng Diyos mismo. So, yun lang para sa akin. Okay. Isang Diyos mismo. Yung nagtuturo, si Father God, si Eric Soriano, at meron pa iba. Ang turo nila ang Diyos ay wala sa lahat ng dako. Ako nyo? Dito sa mundo, meron tindaw na dakong sambahan ng Diyos. Doon sa langit, meron din daw. Okay? So, unawa yun ni God, unawa din ni Eric Soriano yan. At baka meron pang iba dyan na may ganun unawa. Pero, biblically, miniwala tayo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang seventh dimension na sinasabi ko, imagine nyo, wala pang creation. Yan ang seventh sense. At walang sumasamba sa kanya, hindi pa siya tinatawag ng Diyos. The great eternal spirit pala. You imagine yourself like pure energy. Yung mga Buddhist na nag-meditate para umakyat sa langit at magkaroon ng liwanag. Hanggang dun lang. Emptiness. No? Yan ang seventh. Yung six, doon nagkaroon ng tao, doon nagkaroon ng anghel, doon nagkaroon ng hayop, doon nagkaroon ng mundo. Pero kung nari, pumasok ang seven, wala ka na. You see, sweat, this is just that infinity. Unawain natin, ang level ng Diyos, yung size niya, tinatawag natin, yung bunto niya, yung infinity, yan ang seven. You as a finite being, nakatikim, nagkaroon ng indwelling, nagkaroon ng connection doon sa infinity, nasisilip mo yun. Nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Pero, you cannot be equal to him pa rin. Ano? Binigay niya yung nature niya sa'yo, you have equality to him. Saan? As a theophany. Sabi natin lahat theophany. Theocracy. You manifest to someone else. Because if you don't manifest to someone else, you're nothing. You're just energy. You're nothing. You're just a spirit. Energy, just diba, merong sa lake of fire. Ito talaga, seventh dimension. Napura ang kaluluwa niya sa lake of fire. Tapos bumalik ang spirito niya sa Diyos. Bumalik siya sa universe. Bumalik siya
as energy, bumalik siya ang spirit na walang buwang. Yun ang seven. At sila, meron doon na. So, being part of God na lang yan. Like si Kristo, Logos, bago pa ihayat. Pero nung naihayat, hindi lang siya seven. Six na siya. Siya na muna si Brother Jerry. Yung hindi na may pwede mo siya sa pagulang may. Meron siyang ano, meron siyang dapat din dito sa si Brother Joey. So parang follow-up lang to. Yung nag-overcome si Christ 321 ng Revelation, meron siyang glorified body mo siya sabi na kanina. Tapos dun sa Revelation 4:8, no? Yung sabi ro ng 4 beasts, banal ang kumilidius kapangyarihan sa lahat, na nabubuhay at nabubuhay. So, yung sinasabi nga kanina na glorified body sa asyong buhay nga siya. Yung siya nakaupo niya sa lukluban ng Diyos, doon sa 7th dimension ba yun? O sa 6th dimension? Kasi yung 4 beasts, 6. Yung 4 beasts nandoon mo, 6. Sa 6. Para saan yung takip nung 4 beasts? Yung, meron silang takip sa ano? Yung kasi nakaupo na sa lukluban eh. It means yung kaharian na ng yung Diyos, the eternal spirit, binigay kay Jesus Christ. Hindi ko masabi kung gano'ng kalawak yun, no? Yung salitang eternal, wala siyang matter. Yan, isipin nyo. Wala kahit ano yan. Tama, yun nga sinasabi ko, no? Wala siyang agwat, wala siyang ano. Pero once nakikita natin yung glory ng Diyos kay Kristo, yun yung sinasabi ni Brother Joey kanina, na seventh dimension, yung glory. Kasi kung bababa tayo sa verse 11, there are 40, O Lord, receive glory and honor and power. Yun yung pagka-Diyos, co-equal ni Christ, no, nakaupo siya sa lukluban. No, tapos yung apat, nakapalibot sa kanya at hindi ko sinasabi na ganito lang kalapit, no? So, siguro, sa seventh dimension, para sa akin lang, seventh dimension, nakaupo si Christ, yung glory niya talaga nagliliwanag. Ayun yung four beasts, nasa sixth dimension. Para takpan yung mga ano. Ito yung, pag ikaw ay nasa seven, hindi ka na makikita ng taga-six. Para makita ng taga-six, kailangan naka-six ka. So, kaya ang tinawag na theophany, yung nasa seven, bumaba sa six. At gumamit siya ng sisidlan, ikaw yun. So, I hope magkakaroon ka ng picture. Ito yung eternal. Ito yung taga-six. No? Ang makikita nila, nasa six din. Yung nasa six, kinonektahan ng nasa seven. Hindi pwede, makikita nila, yung nasa seven. Kasi, ang nakikita nila, kung walang revelation, kung walang body, kung walang manifestation, is wala. Hindi mo makikita. Katulad natin, hindi na natin nakikita yung mga spirit world. Yung fourth idea na abot sa natin. Yung fifth, hindi na natin nakikita yun. Yung sixth by revelation. So, yung seventh na pumasok doon sa being, whether angel or tao, yun ang Theo, seventh. Oh, yung pani, nasa six. May manifestation ka. Alisin mo yung manifestation. Hindi ka na makikita. Kunwari, nandun ka sa seven, purely seven. Ikaw, parang ikaw yung Diyos, nawala kang pani. Parang kang nasa seven, pag pinasok sa'yo ang spirito niya. Pero just because pinasok sa'yo ang spirito niya, may co-equality ka sa kanya, doesn't mean inherent co-equal. Ang tinatawag natin co-equality ni Kristo is this. Pag ang Diyos nanahan kay Kristo, sa mata ng ibang tao, kapantay niya ang Diyos. Naintindihan niyo? Sa mata ng ibang tao, pero sa mata ni Kristo, hindi. Yan ang dapat ang unawain sa co-equality. Philippians 2:6, hindi niya inaaring nararapat pa na nakita kasi niya. Pero sa ibang tao, sinadya ng Diyos at hindi niya kinahiya sa loob ng Diyos na makita yung pagkapantay. Sa mata ng ibang tao, pantay. Hindi niya kinahihiyaya kasi Diyos may talaga. Pero sa sarili niyang mata, hindi pantay. Kaya pananalita niya, mas dakila kaysa sa akin.
ay takpan at ano po. Tama naman po yun. Kasi yung figurative speech po, parang ang nangyayari kasi doon sa seventh dimension, na hanggang doon lang muna yung Diyos, no, parang hindi kaya talagang abutin ni Kristo yung seventh dimension. Kasi yun yung glory na ibinigay ng Ama sa kanya, na siya lang mismo doon sa John 1:18, siya yung nasa boso. Okay. Andun sa sa thought ng yung unexpressed po siya. Mali yung term na si Kristo aabot. Ang tamang term ang Diyos yung umabot. Diyos ang bumaba, siya yung nanahan kay Kristo. Pagdating din sa atin, Diyos yung umabot, hindi tayo yung nag-abot sa kanya. Ang turo nga basically yung total depravity. Wala kang kakayahan abutin ng Diyos. Kahit si Kristo, wala siyang kakayahan abutin ng Diyos. So, ang pag-term natin, yung Diyos yung nag-abot, hindi tayo yung nag-abot, hindi si Kristo yung nag-abot. Okay, tama. Para kasi nung nangyari, parang nakakahon yung eternal God at nasa labas na si Kristo. Hindi niya naabot talaga yung glory ni yung God. Hindi siya makapasok. Para maintindihan mo yung hindi siya kahon. Imagine nyo, ito siya. Kumari, umabot na tayo sa ikapito. Sakop ng ikapito lahat. Ng anim, lima, ako mo? Para akala mo nakakahon, in a sense na parang hiwa-hiwalay na kwarto siya. Mali. Ang magkakapantay na kwarto ay nasa isang dimension lang. Pero mas malawak ang isa. In reality, mas malaki ito, mas malaki yung kasunod, malaki kayo kasunod. Yan ang dapat natin baguhin sa unawa sa dimension. Okay? Sige. Ibang nagtaas ng kamay. Sino pwede? Hello. Ang tanong ko sa'yo, pakinggan mo ako, yun ba ang 7 dimension o 6 dimension? 6 dimension yan. Oh. Sa mga tip pala, ano ha? Ikaw nga kayo. Pero siya, sinabi ko siyo, shift yung kanyang Lord. Hindi, kasi kami nasabi ko, yung 7 ang pumapasok. Ay, ano. Kasi siya, parang 7 silpa, nak naman yung propeta niya. Yun ang talata mo na 1 Timothy 6:5, yun lang, diba? Ito paano yung John 1:18? Nasasas yung natukunan ng Diyos. Yan yung sinabi ko ito. Ay, nakakasabi ko lang. Kasi nakalala yung pangsit, ito, hindi sinakapit, bakit nakita niyo mismo ang Diyos? Hindi nakita niyo yung Diyos. Oh. Ang kita sa Bible, hindi Kristo, ibang baptism, makakita iba yung kapatid sa'yo. Revelation. Hindi, nakakasabi. Yung sinabi ko kanina, napag-collect na doon. Ganito, nakikita mo yung malaki, pero hindi mo kapatid malaki. Nakikita ng tao ikaw, parang nakakabot lang ang Diyos. Pero in reality, ang Diyos hindi lang yan. Hindi lang ang Diyos nandun sa loob ng katawan ni Kristo, nasa loob ng katawan natin. Ang Diyos, tapos din ang katawan natin. Meron lahat. Nasa hangin, nasa space. Pero, hindi mo nakikita. Kasi pag sinabi yung funny, para ay makita mo. Para makakasalan mo ako, makasharing mo. Okay? Yung talata kasi sa akin, hi. Sabi doon, 1 Timothy 6:16, who only have immortality. Saka ka maglaro. No man can papaluin kita niyan. No man has seen. All can see to whom the honor and power everlasting. Amen. Maliwanag sa verse, sabi, dwelling in the light. Sabi mo, di ba, nung may contact yun yung God na natutunan. Nag-dwell siya sa the light. So, hindi na pati ang tinutukoy dito, light ha. So, hindi yan na... Yes! Yes! So, sinututukan niya ng Hebrew 1:3. Sabi, who, being the brightness of his glory, and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he has died, he said, first, how is he sat down on the right hand of majesty on high. So, maliwanag, kung sinututukan ito, na indwelling place ng life, at kung sinututukan ito yun, Yes. Yes.
in the night. So sino nung nag-dwell sa night? Sino nung night? Sabihin nung Diyos nag-dwell sa kanyang sarili? No. God, eternal, God is night. Yung mga figures which is mga term na pinag-describe sa Diyos. Okay? Sige. In the light, we is the light. Pare-pare walang yan. Ibig sabihin, ito yung walang ma-approach ang Christ. Ano yan na? Okay? Paso tayo doon sa minasang mo, Hebrews 1:3. Ha? Sundan mo, Hebrews 1:3. Who being the brightness of His glory, the express image of His person. Sabihin natin, express. Yung express, yan yung funny. Ako nyo, ibig sabihin, hindi tayo umakyat sa eternal. Yung eternal, ang bumaba para magpakita. Brightness of His glory. Ito brightness, pero hindi mo makikita yung brightness. Kailangan niya ng expression. So, ang brightness nakikita dito sa theophany. Dito makikita ang brightness. Kasi dito, ang brightness, idea lang yan. It's just an idea. It's just a thought. It's just a logos. But when it is expressed, the word was made flesh, doon mo makikita yung brightness. Mag-drawing ang brightness. Doon makikita ang brightness dahil bumaba ka sa lower dimension. Okay? Sa lower dimension, 7 also exists, pero hindi nakikita. You need a body, you need... Kaya mensahe, ang datong... Ang datong sambahan na itinalaga ng Diyos. God's chosen place of worship. Ibig sabihin, nagtatalaga siya ng lugar kasi hindi siya sa lahat ng dako, tulad ng unawa, ng mga... Ay, Happy Jelly, hindi tayo ng mga budi. Okay? Ay! Okay. The sister din eh. Theophany body. Kung diba sabi niya ang funny, kailangan niya ng funny para mag-manifest. Ito sa iba, kasi sabi mo dati yung bride, meron lang time off na kailangan niya mag-manifest. Yun na nga, there are types, pinapakita niyo. Pero pinapakita niyo Diyos, nasa text, nasa mababa, sila yung business pa. Hindi sabihin, hindi rin niya po. At nasa loob, gusto niya makita yung 7, nasa loob niyo yun eh. Pero mahalaga ang PDT. Di ba, this yung light, bakit sabi niya, just get every night. Okay, yan yung pagbaba over dimension para makita. Ang sinabi niya yung back part of God. Ibig sabihin, may pinapakatin at merong hindi pinapakatin. Ina-stop mo tapos. Yung back part? Front niya, ang hindi pinakita rin. Yung part, yung back part ang nakita. Ibig sabihin, meron siyang type pinapakita sa atin at meron hindi. Tayo tayo lahat. Tayo tayo lahat. Yung anak namin, takpan natin, pag sinabayaan natin sila, so ayaw natin sila. Ang takpan natin, pati sila lang natin. Your name, Jesus.
Thank you.